Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa Jules Sir Vlogs. Palakpakan natin ng ating mga sarili mga kababayan. All right. Ang ating pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa West Philippine Sea. Ang sabi po dito sa balita philstar.com mga kababayan, October 3, 2023. China singilin ng 223.2 billion sa West Philippine Sea damages. Yan po ayon po sa mga mangingisda. Ipinanawagan ng isang pangkat ang pagsingil sa China ng environmental cost dahil sa pinsala nito sa mga coral reef sa West Philippine Sea. Ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, dapat pagbayarin ng Pilipinas ang China dahil sa pagkasera nito ng 12 magkakahiwalay na coral reefs na may 400 hektarya bawat isa. Sus, napakaluwang naman yan mga kababayan. Aabot daw sa higit na 223.2 billion pesos ang halaga ng mga napinsalang coral reef kung susundin ang baseline value na itinata ng isang Dutch Information and Analytics Company sa 18 milyong pesos kada ektarya. Abot yan ng trilyon. 400 hectares times 18 million pesos kada ektarya. Trilyon-trilyon pesos yan mga kababayan. Ang damages. Ang sabi pa dito, if we include the yearly cost since the international ruling in 2016 or equivalent to 7 years, the amount could reach a whopping 1.5 trillion pesos. Sabi po ni Fernando Hicap, Pamalakaya National Chairperson sa isang pahayag mga kababayan. Yes. 1.5 trillion pesos, yan po ang damages sa West Philippine Sea. Binanggit din ng pamalakaya na ayon sa Permanent Court of Arbitration ng United Nations na China ang dahilan sa likod ng higit 99% na pagkasira ng mga coral reefs sa West Philippine Sea. Halos na damage sa lahat. 1% lang na natitira mga kababayan. We demand the Marcos administration to charge China the remuneration of its aggression and plunder, not to mention the cost of its back rent for the years of illegal occupation of our sea features. Ang dagdag pa ni Hicap mga kababayan. China's monetary liabilities to our country could be invested for the development of our ailing fisheries production. Dagdag pa niya na may karapatan ang Pilipinas na singilin ang China at kinakailangan na lamang ng political will ng gobyerno upang umaksyon ukol po sa nasabing damages. Hindi ito ang unang panawagan na singilin ang China ukol sa pinsalang iniiwan nito sa West Philippine Sea. Ating maalala mga kababayan na si Senador Risa Ontiveros na nawagan din na singilin ang China matapos makita ang pinsalang ginawa di umano nito sa Rizal at Escuda Coral Reef.
noong nakaraang buwan lang nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na napansin nila ang kanya'y malawakang coral harvesting sa Luzon Reef, lugar kung saan sinasabing nakikita ang ilang Chinese fishing vessels, mga kababayan. Ang naturang area ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas at sakop ng West Philippine Sea, bagay na pilit inaangkin ng Beijing hanggang sa ngayon. Yan po ang ating balita ngayon, mga kababayan. So, salamat po. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at saka mag-comment sa video ito, mga kababayan. At siyempre, huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong video. Salamat po ng marami. Again, George R. Vlogs.